ABS-CBN Ms. Vilma Santos for the lead actress. Maraming salamat po sa pagpunta niyong lahat dito. Thank you. Ano ba to? Chismisan uli? Chikahan, wholesome, interesting, intellectual. Yun na! Intellectual, iba-iba, governor. Thank you. And everyone is represented. Well, did you ever dream of becoming a CEO? Never. Never, okay. Oo, hindi ko naisip na I'll be working in an office. Kasi, alam naman ng lahat dito na since I was 9 years old, child star pa lang, okay. Pelikula na ang kinalakihan ko. So, ang dream ko talaga, pag natapos na, let's say, medyo nagsawa na ako sa acting, ang dream ko talaga maging director. Parang mga Mariluz Abaya, tsaka Loris Guillen. Yun ang dream ko talaga. And napasok naman ako sa public service. So, pero yung maging CEO, never, sa opisina. Okay. Sino peg mo when you portray, nag-immerse ka ba? I mean, portraying a CEO, sinong meron ka bang particular personality na pinagayahan ng pagiging CEO mo? Actually, marami. Kasama na rin nga dyan si Ma'am Charo. Okay. Parang meron konti ako. Oh, may kasama na dyan si Malu. Pero yung pagkakaroon niya ng sakit, meron din kaming ginayahan ng peg na kahit may sakit siya, matapang pa rin. You know, na kahit na cancer na yung sakit niya, hindi siya mapipigilan mag-red lipstick. Parang gano'n, yun ang character ni Vivian dito. So, I think, ang pinaka-importante nangyari dito is yung guidance ni Binibining Joyce Bernal. Kasi in every scene na gagawin namin, especially yung time na impactita pa si Vivian, well-guided yun ni Direk Joyce Bernal. Okay, yun. Thanks, go. Okay, the first question will come from, who would like you to ask the first question? Pa-share ng mic. Please state your name and your blog site, please. Hi po. Hello. I'm sweet. I'm so excited since the healing po. Nagkasama ba tayo doon? Oo. Tawag mo po sa aking constituent kasi taga-Lemery po ako. Ay, Batanggay niya pa. Sadya. Ay, siguro po ang itatanong ko, eh, siyempre, hindi po sa rin mga tao na kayo ay ganun ang, ano, ang image. Eh, saan po kayo nakakuha ng mga ideas how to project a character na ganun? Tatanong ko lang, di ba? Di ba? Hindi, ako, ano yun, challenge sa akin yun as an actress. Meron po ba kayo expectations kay Direk? Kasi siguro it's your first time with Binibining Joyce Bernal. Siyempre, tinitignan ko rin yung first shooting day namin kasi first time namin na magkasama together. So, nagkakapaan kami anong klaseng ugali nito, parang klase siya mag-direct. And siguro, vice versa, baka tinitignan din niya ako na akala mo kung sinong Vilma Santos, yung mga ganon. Pero hindi mahirap pakisamahan si Direk eh, kasi jologs. Alam mo yung jologs na hindi siya yung Direk. Directed by, di ba? Sorry, Direk po. Yung alam mo ba yung anything goes kami sa set, masaya lang. But, pagka shooting na at kailangan na namin i-shoot ang isang eksena, director siya. And, napakagaling niya mag-motivate para magampanan namin tatlo yung mga characters namin ng tama. Have you experienced the same techniques po of filmmaking, comparing the style of directing ni Joyce Bernal to other directors? Bawat isa sa kanila may kanya-kanyang style, no? Meron yung mahigpit, meron yung gusto talagang detalye. Meron naman kasi with direct Joyce Bernal, siya naman yung she's one director also kasi na masasabi natin she won't settle for less. Hanggat hindi niya nakukuha yung gusto niya, hindi niya talaga ipapasa. Kaya lang, kahit na ganun medyo seryoso yung ginagawa niyo, after the take kasi jolog siya eh. At saka iba, first time ako nakakita ng ganitong klaseng approach. First time. Diyan ba si directed by? Andiyan po. Nandini po. First time na yung ano, first time. Imagine more than 50 years in the business. Pero with direct Joyce Bernal, first time ko naka-experience na dahil sa character, namin tatlo, hindi talaga kami pinag-uusap.
yung even the first day with Jel, parang even si Jel nagsabi sa akin, tita, hindi mo nagkakausapin na. Sabi ko, okay lang. Even with Xian, the first time namin magkikita mag-ina after so many years na babalik siya sa Pilipinas, hindi talaga, doon na lang kami nagkita ni Xian sa set. Yung i-rehearse ako na direct ng solo, i-rehearse niya si Xian ng solo, tapos magkikita na lang kami, parang one rehearsal take na. So, yung hindi kayo nagiging komportable sa isa't isa, so I think that's a plus factor yun sa mga artista, malaking tulong yun sa mga artista. First time ko naka-encounter kay direct ng ganong klaseng technique para masuportahan yung mga actors niya. Meron po bang sa mga anak ninyo na medyo nakitaan niyo ng Albert? Hindi ko naman dinanas yung ganong galit ng anak. Hindi naman siguro. Siyempre, sa mga anak mo, as a mother, may dinadaanan ka mga pagsubok nila. Pero hindi yung ganyan na klase na parang itakwil ka or that's malayo, malayo. Mas madali niyo po bang naintindihan yung karakter ni Albert? Kasi lalaki rin po ang anak niya. Hindi ko madaling nakuha. Pero ang umiral sa akin siguro yung pagkananay. Siguro yung pulsong nanay. Because pag nandun na rin ako sa karakter ni Vivian, hindi ko naman naiisip si lalaki si Ryan eh. Ang nasa isip ko nung sinushoot ko, si Xian na. So malaking tulong yun sa akin para ma-motivate ako kung anong approach gagawin ko kay Xian. Yun. Pero kayo po ay may mga expectation din po kay Miss Angel. Like, anong klaseng expectations? Yung kung paano po siya aarte together. Matagal na si Jel. Alam naman natin lahat kung gano'ng nakagaling si Jel. Hindi naman natin mako-question na yun, di ba? Tsaka meron kami pinagsamahan ni Jel noon, Manu po. Although, hindi sa buong pelikula. Maliit lang. But this one, meron kami mga talagang one-on-one. So, actually, more on yung excitement eh. Yung parang ano kayang gagawin namin dito, magkalaban kami. Yun yung parang mas malaking hamon challenge for me na kaya-kaya namin dalawa ito. I mean, you know, na talagang aapihin ko siya. But this was kasi inspired nung moving, Devil Wears Prada. Pero yun lang. Yun lang kay Meryl Streep na meron siyang secretary na hindi sila magkasundo. Laging nagka-clash. Yun lang. Pero yung totality ng storya malayo. Malayo. Parang yun lang ang pinanggalingan. Yun po ba naging dahilan kung bakit pinili niyo itong pelikula compared sa dami ng mga offers ninyo? Kasi minsan lang po kayo gumawa ng pelikula. Actually, totoo yun. Kasi after the healing, extra, in my life, parang baka meron pang iba. And then parang nakita nga namin maganda yung Devil Wears Prada na something different. Yung iba naman yung character, socialera, yung impactita. Yun ang medyo naka-inspire na sana ito. Pero malayo yung sa istorya. Yun lang ganong klase na impactita naman for a change. Parang nandun nagagaling excitement ko doon sa movie nung sinushooting. Hindi na yung the usual drama, middle class. Iba naman. Yun na naman. Parang ganun na naman. Diba? Ito, tignan mo, di ba, bagal? Iba naman eh, may challenging eh. Meron eh mga laki ng matang ganyan. masarap paglaruan yung character. I love you. Okay. Thank you. Thank you, Mami Jo. The next question will come from, ayan si Mr. George. Hi, good afternoon po. I'm George True from Abante. Hello, George. Tatanong ko lang po, how did you find working with Angel and Xian sa set po? Interesting, kasi especially with Xian, first time. With Angel, first time na talagang one-on-one. Actually, the good thing is yung nakakadagdag ng excitement to do the movie. That's why you're looking forward na pag sa shooting na, ano kaya ang eksena ngayon? May ganun ako yung excitement na ganun. Hindi yung pagdating mo, alam mo na kagad yung gagawin, iyak na naman ako dito. Yung ganun. Ito, iba, even... Even yung pagka-maldita niya, iba. Excited din kaming lahat kasi in every sequence na ginawa namin, that's one thing, baka tumangos na mailong ni Direk. In every sequence na ginagawa namin, iba lagi ang attack ng director namin.
Kaya yung pang mag-iisip ka na it's not the usual na doon ka palang alam mo na ito, yun ang nakakabigay sa akin ng intriga. So, very challenging, exciting, tsaka looking forward ka yung what to do next. Iyon yung nagbigay ng pagtulak sa akin para ma-excite sa pelikulang ito. Tapos ang isa pang exciting dito, syempre naka-forma ako. Social, social. Ang tagal na rin naman ako walang ganyan role, ang tanga na loob. Ang nasa isip ko, pwede ba paganda yung suot ko? Pwede may stylist na ako ngayon. Masabi ko. Achieve, go, ha? Yung mga ganun, and that's exciting for me, di ba? Especially kung gumawa nga ako after 3 years. At tapos nito, di governor uli. Public servant uli, iba naman doon. Yun, yun. Thank you. Okay yun, George? Salamat po. Nagagamit ba mga diamonds mo ngayon? Salamat sa school. Hindi, nag-aano naman ang Mila Day sa amin. Tinutulungan kami. And of course, si Pat. What to wear sa tamang damit. So, sa Mila Day, thank you. Pat, thank you. Commercial ba yun? Eh, bakit tinutulungan nila ako? Alam mo naman, napaka-generous ni Governor. Okay, after Mr. George, I think Jocelyn, di ba kulangan ng Pep, has a question. Has questions. Hello po. I'd like to ask Governor, kung magdidirect po kayo, sino yung gusto niya i-direct? Alam mo, dream ko talaga. Pero sa ngayon, hindi ko pa talaga alam kung sino. Hindi talaga, sa totoo lang. Pero talagang dream ko yung ano eh. Miskin nun pa, yung parang nangyaring 24 oras lang. Yung mag-uumpisa siyang magandang maganda. Pag natapos na siya, mukha na siyang dilapidated. Pero nangyari in 24 hours. Yun ang dream ko pag nabigyan ng pagkakataon mag-direct. Pero yun ang laging nasa isip ko. Yung talagang really beautiful, talagang beautiful. Pero yung dadaanan niya sa 24 oras, bago matapos yung 24 oras, para siyang dinaanan ng bagyo. Yung ganun ba? Yun ang nasa isip ko. Pero kung sinong magiging artista, wala pa talaga. Nothing in mind. Nothing in mind. So, hindi po yung news program ng GMA yung direct niya, ha? Okay, Jo. Tapos, after working with Angel, parang may na-observe ba kayo sa kanya na parang naisip niyo, sana magkatuloy na nga sila ni Luis? Or just sabi niyo na ba yun sa kanya? Malayo yung relasyon namin ni Jill pag nasa set eh. We don't even talk about personal things. Kasi mahigpit nga si Derek eh. Mahigpit, hindi nga kami pinag-uusap eh, di ba? Pero malayo yung relationship namin dyan. Malayo din naman yung relationship. Directed kayo? Sabi ko sa'yo, magtago ka muna! Sabi ko sa inyo, jologs eh. Ano yung, pero iba yung sa personal na buhay. Kasi pagdating naman sa personal na buhay, we don't talk about showbiz naman. You get me? So, malayo. So, once nasa set kami ni Jel, pareho kaming artista. Ngayon, pag let's say, nagkakaharap kami sa dinner with the family, pareho naman kaming hindi artista. So, mas maganda yung ganun. Yung okay. Personal dinner with Luis na yun siya. Yeah, family, yes. Family. Sarap nyo makita si girl magti-dinner, tatlo sila. Hindi, kasama ang buong pamilya. Wow. Kasama si Ralph, kasama si Ryan. Di ba na siya nagpo-post, nakakainis. Kilig sana, no? Yun po ba, pamamalika na ba yun, yung pinost na picture na yun? Naku, huwag niyo sa akin tanong yan. Ask Jel. Wala, si Jel naman din naman bago sa amin. Matagal na namin siyang kilala, di ba? So, but anything to do with her personal life, I guess, it's better sa kanilang dalawa na yon. They're both mature, di ba? So, pangit naman yung mukha kong pakialamerang namin. Yung nakikialam, bayaan mo na ngayon. Pag gusto nilang i-reveal kung ano man, and then pwede ako magsalita. Pero pag hindi, it's between the two of them. Kasi mature na sila pareho. Si Direk Joyce, okay. Po nagsabi na about yung walkout, na nagkaroon ng problem sa scheduling. Ano po yung... Ano lang, minor lang yan, masyado naman, maganda promo yan. Talaga, scheduling lang. Kasi medyo hindi rin biro yung schedule, yung mga last minute na schedules namin. So, I will be honest, para sa aming lahat, nangarag din kami.
It's really draining. So it, nothing major. We're all here promoting the movie, so wala yun. It's a very minor issues. Baka gusto lang palakihin. Saan mo na-interview sa Pilipini? Thank you. Kailan lang yan? Okay, okay na Jocelyn. Okay, the next Thanks, question. Thanks, Jocelyn! Yeah, see, your name and your blog site? Hi po, I'm FPJ from Manual to Life. FPJ? Sigurado ka? Opo. Oh my God, Grace? Kasi ano bakit FPJ stands for? Florencio P. Husay. Nagpapanalo si po ako. FPJ, thank you. Hindi po. Ang question ko po, Gov, being naturally good, how do you filter na ilabas yung pagkamatalay? Kasi mahirap din umacting na parang antaray-taray mo, pero deep inside, alam mo mabait ka, di ba? Ako yun ang akala niyo. Huwag kang ganyan. Huwag kang ganyan. Sabi ko nga nung press con, parang ang feeling kasi nila napaka-sobrang bait ko. Sabi nga ni Derek, napaka-masunurin ko daw. Kasi si Vivian dito, hindi raw ako dahil... Yan, yung question mo rin, FPJ na impact dita, it's so hard. Of course not. Sanay din ako sa mga ganyang eksena. Pag nasa opisina lang, may mga ganyan ako eksena, di ba? Ang point ko lang, si Vivian dito, titignan mo impact dita, pero may puso. Si Vilma naman, iniisip nyo lahat, so gracious, malambing, kala mo mabait, pero totoo naman, masarap naman akong kaibigan. Kaya lang, meron din akong character na huwag akong masyadong itutulak. Don't push me too hard kasi lalaban din ako at the end. Especially, pag alam kong tama ako, I won't take it sitting down. Yung Scorpio, yung ganon. So, hindi yung akala mo na ganito, na mahihirapan ako sa role na ganyan. Hindi rin na, meron din ako ipaktita side. Oh, totoo. Alam yung ipag-exena dyan? Yung ipag-exena dyan, meron akong ganyan sa opisina. may ganun pa yun. Yun. So, it's not really that hard. But I guess, ang pinaka-importante lang, yung talagang karakter ni Vivian ang magampanan ko. Yeah. Follow-up din, Gov, since you will be a CEO for this movie, meron ka bang parang personal touches sa parang gusto ko medyo ganito para mag-umangat yung pagka-CEO aura mo dito sa movie? Yeah, guided ako. Even with the clothes that you need to wear, yung mga ganon, and then choices of words na dapat mong gamitin, may nakukuhanan ka rin. Yun nga, binibigyan din ako ng peg kung sino ito, sa ngayon, dito ka. Halimbawa, ngayon, ikaw si Ma'am Charo. Meron bukas, ikaw si Malu. Alam na ang hatian. Pag gusto mo naman medyo mabait, ikaw si ganyan. Ganyan lang ang behave mo dyan. May mga peg na gano'n. Depende sa eksena. Kasi ito, gusto ko na pwede ko share sa inyo, kung titignan din natin sa trailer, parang akala mo it's so heavy, di ba? Actually, it's a very light comedy drama. Ang pinaka-importante lang dito kasi yung message ng movie. Hindi kasi ito yung rom-com. Alam mo, ibig sabihin yung konting lakad, ligaw, kikiligin. No, it's... May meaning yung movie eh. Most especially about family. Tama si Joyce Bernal. Tatlong medyo ego tripper na mga ano, mayayabang. Ay, yung character ko. Si Jill din, di ba? Kaya nakakita ng kamatch, di ba? Same thing with my son. So, yung tatlong akala mo mga mayayabang na matataas, na akala mo at the end, hindi na kayang pagbabain yung mga loob. Hindi eh, meron din. Kasi kahit na anong salbahe mo, at the end of the day, lalabas na may puso pa rin. Most especially pag pamilya na pinag-usapan. Kasi, family is the most important unit in our society. Whether we like it or not, lahat sa pamilya nang gagaling. So, pag nagkaroon ng problema sa pamilya, kinukonsider yun major. So, it's not just the love, kilig-kiligan, it's the message na gusto. Especially for people na may sakit. Yung may cancer. Di ba? Don't lose hope. Kahit may cancer ka, mag-red lipstick ka.
Ganda naman ang the message about the family ng pelikula. Last question ko na lang po. Ito na si FPJ, di ba? Sarap lang panggitin eh. Yes, FPJ. Yung, kasi, bilang kontrabida, quote-unquote kontrabida for the movie. So, are you ready na para maka-encounter ka ng reaction na manggigigil sila sa'yo in the future once na mapanood nila yung movie na ito? Hindi ka manggigigil. Mamahalin mo ko. Biglang ganun eh, no? Hindi, hindi. Pag napanood mo, hindi eh. Kasi makikita mo lang, kala mo yung paktita siya, pero may puso siya. Hindi ka magagalit sa karakter ni Vivian at the end. Hindi ka magagalit. Oo, it's just yung lang mga problema ang in-encounter niya. Kasi hindi naman siya talaga yung mayaman na ganyan eh. May established din yun. Nanggaling din siya sa mahirap. Kaya lang nagpursige. Kaya niya inabot yung ganyan siya na naging CEO. Kayaman. Kumbaga nagpursige. Hindi ito yung mayaman na. Hindi. Established din yun na galing sa mahirap na nasa na siya ngayon. Ganun. And then the problem na papasok ng pamilya at paano niya harapin din yung buhay. And then, be positive, magiging positibo yung buhay niya. Ganun. Sa pamamagitan ng dalawang taong yun, si Angel at saka si Xian. Okay. Thank you, FPJ. Thanks, FPJ. And the next question will come from... Si Ayan agad? O si ano? Si Albert Abilito siguro, si Chicanes up. Ayan, sabi mo sa Instagram, excited ka magtanong today, nabasa ko. Vilmanian po. Nakita kami kanina. Super Vilmanian yun si Albert Bryan. Thanks Albert, nakita tayo kanina. Okay. He's everywhere po, pakalat-kalat niya. Based, yung question ko is based dun sa character niyo as a Vivian. Personally, how do you handle things that are out of your control? With all honesty, kasi hindi mo naman kaya lahat. Siguro this is, actually meron akong isang hiniling dito, yung isang scene na ako personal kong hiniling. Kasi ito yung parang redeeming factor ni Vivian. Dahil ito yung totoong ginagawa ko sa buhay ko. With the yung klase ng buhay na meron ako, it's sometimes, it's a fulfilling life. But sometimes you are emotionally, mentally, physically drained. Kasi may pamilya ka, may trabaho ako as governor, pwera pa yung social life mo, pwera pa if I'm doing a movie, that's draining. Pero you know, sa experience ako, hindi mo kaya lahat. Pero every time I go out of the house, o pag talagang hindi ko na kaya yung physically or mentally, I just pray, alam mo kung anong dasal ko? Take over, Lord. At hiniling ko kay Direk kung pwede ilagay dito sa pelikula. Nung medyo talo-talo na si Vivian. Wala na siyang pupuntahan. Sumuko ko na. Parang gano'n. Yeah. Even in personal, yun lang ang pag hindi ko na kaya yung sobra na wala ka naman magagawa na, di ba? Take over. Ewan ko kung maniniwala kayo, talagang tomorrow is another day. Mabibigla ka na lang kung nagiging maayos. I don't know, depende sa... Pero sa akin, proven yun so many times. So many times. Totoo yun. Totoo yun. Kaya yung hiniling ko yun na yung character niya rito, kung just kayo baka pwedeng bahala ka na. Take over. Yung similar to Vivian, ba was there a point wherein you've chosen your career over your personal happiness? I'm sorry, I don't get it. Anong klaseng career? Yung... showbiz or... Sa personal? Na mas pinili mo ang ano? Ang career ko kaysa over, personal? Hindi siguro. Mula nung magkaasawa ako, magkaanak ako, mula nung naging priority ko na yung pamilya ko. First priority. Kahit yung mga Batanggenyo, alam yun. Kasi sinabi ko sa kanila, sabi nila pag lokal, 24 hours yan, 10 days a week. Pero sabi ko, no, my first priority is still my immediate family. I cannot imagine serving a bigger family kung yung mismo sarili kong pamilya hindi ko maalagaan. The inspiration I'm getting to serve you, the Batanggenyos, is because I'm getting it sa sarili kong pamilya. I want my children to be healthy. So, I want you to be healthy. Pagawa natin ang hospital. I want my children to have good education.
So I give priority sa upgrading the quality of education we give our Batangueño. So doon ko hinuhugot yung serbisyo. So alam nila yon, first priority talaga is my immediate family. Kahit na anong kailangan ako, let's say sa Batangas or let's say sa shooting, kung wag na may ipahintulot ng Panginoon, may sakit ang anak ko, I'll stay with my son. I don't care magalit kayo, but kailangan ako ng anak ko. So, and then second is being a public servant, kasi totoong buhay yun. Hindi rin biro yun. Ang ini-encounter ko dun, hindi biro. Mahigit 2.5 ang population ng Batangas. That's no joke. So, yun ang second priority. And then medyo third yung napunta yung pelikula. Kaya minsan every 3 years, o gustuhin ko mang marami pang gawin, indie films or another. Pero pag hindi ako napayagan at hindi pwede sa status o yung sitwasyon sa Batangas, I cannot. Kasi mas importante yon dahil totoong buhay yon. Now, kamukha nito, pag gumawa akong pelikula, nagpapaalam ako, pwede mo ba akong makarocket naman? Sa pelikula, parakit naman mo. Pero at least may paalam ka. Alam nila kasi importante yung posisyon ko doon. Parakit naman, isang pili. Alam mo, sasagot, yes naman, Gob, namimiss ka na rin namin sa show business. Kaya even ito, may paalam ito sa Batangueño bago ko senior. At saka usually kasi shooting ko weekend eh. Usually Friday, Saturday. Yung kailangan muna mag-opisina ako. And then yung weekend, pang-shooting naman. Though it's physically draining. Pero, you know, pag gusto mo yung ginagawa mo, hindi ka masyado napapagod. Pero hindi ka pa rin masyado napapagod. Kasi yung inspiration, yung enjoy mo na, yung excitement mo na gawin, hindi ka masyado mapapagod pag ganun. Kasi gusto mo eh, di ba? Yun, ganun. It's parang expansion ng pagiging mother mo. Yung pagiging girlfriend. Yeah, parang my immediate family and then Batangas is my bigger family. Parang ganun. So you, how you take care of your family is how you take care of the whole Batangas. So yes. Ang you draw inspiration from my immediate family. Kaya kung ano yung gusto kong mangyari sa mga anak ko, yun din ang gusto kong mangyari sa mga kabataan sa Batangas. Like import, we cannot fight technology anymore. So anong dapat yan? Itaas mong kwalidad ng edukasyon ng mga bata in order for them to be competitive. Kasi kung sasabihin lang nag-aaral, with the technology now, hindi makakalaban yan. So kailangan, as early as daycare, itaas mo na Montessori in preparation para handa yung mga bata for elementary, high school, and college. Yung ganun ba? And you things like that. Ano kung hahaba tayo pag pinaliwanag ko? Pag pinaliwanag ko yung trabaho ko rito, hahaba tayo. Parang ganun, yung ganun. So naintindihan ko yung takbo ng education. So i-apply ko yun sa as nanay ng Batangas. Parang gano'n. Okay. Working with Xian and Angel and looking back with how the stars were before, ano yung masasabi niyo pong difference? Wala, mamalaki ng tulong ng teknolohiya ngayon kahit sa shooting. Stars, I guess I'm lucky to have Angel. Angel, matagal na rin naman sa pelikula, tama ba? At nakukuha pa naman natin sa pagkatao ni Angel yung old school ng klase ng attack sa show business, yung professionalism, meron pa. Ang kasiyan lang kasi ito yung mga new breed ngayon, di ba? Lalo na nung before, bago kami nag-shooting, nakikita ko yung mga negative na sinasabi sa kanya. So at first story conference, inobserbahan ko na si Xian kung kamusta kaya ito katrabaho, ito kaya yung medyo papogi, yung ganyan. Hindi eh. First time I met him, story conference pa lang. I was trying to observe him. Alam ko kagad, napansin ko na edukadong tao eh. Edukado eh. Kaya siguro sometimes medyo nami-misinterpret. Baka yung every individual is different. Baka yung lumaki sa States, yung hindi natin maintindihan. But that doesn't mean suplado siya eh. Pinag-aralan ko lang yung character niya, even sa shooting. Hindi eh. He's a very educated person. And then sa shooting, sira din ang ulo eh. Oo, kalug din. Kalug. Ay, nako. And then sa shooting naman yung kung pag-uusapan yung acting, dito sa pelikulang to, nakita ko kung gaano siya kaseryoso. Kasi kuminsan naka-encounter na rin ako na pag hindi pa lang siya shooting, pero preparing yung shooting, yung bang
magkikengkoy-kengkoy, yung ganyan-ganyan, yung para bang doon na lang sa set na pag sinabi ni Direk, oh, dito na. Pero siya hindi, especially pag importante yung scene namin, it's just in one corner and you could see na pinag-aaralan niya yung gagawin niya. And then pag take pa, nade-deliver niya eh. Kasi pati ako nadadala niya eh. Alam mo yung ibig sabihin? So, my future si Xian, misinterpreted lang yung bata. Pero kung tutuloy niya yung ganyan seryoso, kaya ni Xian. Kaya ni Xian. Lalo na, let's face it, he's tall, he's handsome, di ba? Oo. It's just siguro mamigyan lang ng mga magagandang oportunidad, maalagaan. I think he'll go places. Seryoso rin yung bata. If I may share, Gov, he had a vlog con a few days ago. Kinento niya, everyone was here, was there then. Kinento niya paano siya pinakamasaya, the biggest blessing daw sa kanyang movie career. Itong may bigay sa kanya yung role to be working with you and Angel. It came at the time na birthday month niya raw yun, ang in-offer sa kanya ang pelikula, and then yung biggest birthday niya last year na sinabi niya na best gift na natanggap niya. Yes po. Thank you, Xian. Thank you, sweet naman. Okay. Ako naman kasi pag may break kami, siguro ako naman ang mahigit na 50 years na, no? It's really hard to be 35 and gorgeous. Why not? Ang kapal! It's hard to be 35 and gorgeous. And go fresh. It's fun to be 35 and gorgeous. Napaka-fresh looking ng ating Hindi, kasi yung ibig ko sabihin, yung masaya lang sa set din since I've been in this business for so long. Maganda yung minsan may mga nagtatanong sila sa'yo, paano po ba ganito, tita, yung ganito? Nagsishare ako sa kanila na in this business, hindi madali. Kung gusto mo talaga, dapat meron kang mga adjustments na gagawin din. Kasi hindi lahat maiintindihan ka. You get me? And gaano ka-importante yung mga taong nasa paligid mo. Kasi hindi totoong sikat ka, ganun, ikaw lang yun. Imposible. Imposible. Kaya ka dumating dyan, marami kang pinagkautangan ng loob. Yun usually yung mga pinaparealize ko sa kanila. Kasi yun yung mga na-experience ako. Na hindi ka pwede magyabang na akala mo ikaw lang. Hindi mo magagawa yan na ikaw lang. May marami kang kasama dyan. So, even yung sabihin mo na Vilma Santos yan, best actress yan. Utang na loob, meron din ako mga eksena. Take 10 ako, no? Hindi ko rin mamaramdaman yung eksena. Hindi ko, I mean, you know, so hindi kami... Anong pelikula po ba ito na take 10 ka? Dito lang marami ako. Dito lang, meron, dito lang sa ano, Everything About Her. Meron, wala. Meron din ako siguro dyan, mga take 7, take 10, you know? So, you cannot just rely na sasabihin. Kaya lang siguro na nasasabi nila yun, maybe because yung tagal mo na sa industriya, na medyo nakukuha mo na rin, in a way, the respect. Pero it has nothing to do kung sinong magaling at hindi. Because sa dulo, it's the whole movie ng lahat ay may kanya-kanyang contribution, down to the crew. Okay, meron pa? Ikaw lang anak ng Diyos? Charot. Ikaw talaga! Chika kami niya, ako. Okay, Albert. Last question ko is, how do you want to define the success of this film? I'm sorry. How do you want to define the success of everything about it? Sa totoo lang, I'm so stressed. Akala nyo kayo lang, kinakabahan din ako dito sa movie. Sa totoo lang, nagsisikmura na nga ako dito eh. Hindi, alam nyo ba, kinakabahan din ako. Parang, yung, kasi, modesty aside, I'm, even with yung trailer lang namin, parang ang dami kong nakukuha ng positibong feedbacks, you know, the expectations for the movie. So, lalo akong nai-stress. Kasi, parang sinasabi pa nga nila, parang this is the second time na nagaganap ako ng may cancer, di ba? Yung unang pahiram ng isang umaga ba? But pahiram mo sa heavy drama yon, you know? But this one is a very light comedy drama movie na
hindi naman ito para you'll feel heavy eh. E napaiyakin ka pa. Hindi eh. It is the message of the movie na gusto ko sana maintindihan ng mga manonood. It is not just a kilig factor. Especially this movie is about family. Sana yun yung gusto ko ipaabot eh. Ito yung minsan mga tao, kala mo ganong kayayabang kaya na nila lahat. Tinan mo yung, di ba, yung cancer lang to. Di ba? Hindi ako mababaliw sa cancer. Akala mo yun. Pero at the end of the day, tao ka pa rin. That is the message of the movie. And even how powerful you are, meron ka rin problema sa pamilya. Yung akala mo, di ba, yung tingin natin sa mayayaman, swerte naman yan. Akala mo lang. Pero tignan mo yung background ng mga buhay niyan. May mga problema. Alam mo yung ibig ko sabihin? It's that yung message na yun ang gusto namin iparating sa mga manonood about everything about her. And yet, the good thing is, hindi in-approach ng pagkabigat-bigat. Iyon ang gusto kong makuha nila na pag umalis ka ng sine, it's a feel-good movie pero may natutunan ka about family. Yun yung message yung everything about her. Na sana yun ang gusto kong makuha ng mga manonood. Hindi para paiyakin kayo, but pag lumabas ka, feel-good movie, and yet, oo nga, ano, na bak, pwede palang ganon. Yung ganon. Yun ang gusto kong sana makuha nila about the movie. Okay. Thank you, Albert. The next question will come from... sino pa? Si Kuya Ted. You have a, may question ka, Kuya Ted? Ha? Ayan si Kuya Ted. What's up? Uy, sa Vilma niya. Oo! Kanina pa siya kumabang ka dito eh. Habang inihintay eh. Hi, Ted. Hello po. Ayan, Ted Claudio po of WhatsApp.ph. Okay. So, ayoko, pwede masabihin na since I was a small child. Parang walang maniniwala din naman. Sige, ibuka mo, pero maaari na kami maniwala. Parang mga panahon pa nila BN Bukot sa United Station. Or parang ano ka pa nga yata? Ah, alam ko na. Alam ko na, Ted, you're 35, no? Kabulahan ka nito eh. Ay, pagkaedad kami na. Okay, go po yun, Ted. So yung question ko lang, yung eksena nyo ni... ni Angel, medyo physical siya, di ba? Opo. Yung you're fired, you're fired. So, how do you feel nung eksena na yun? Medyo ingat ba kayo? Oo nga, interesting malaman. Thank you. Oo, totoo. Alam niyo bang ilang take yun? Ilang take yung scene na yan at yung kabuuan ng scene na yan, 2 days yan. Ay! 2 days, kasi ano yan eh, mahabang eksena. Kasi yung sino yun yung inampas ko si Jel? Yung una kasi puro kami ingatan ng ingatan. Alam mo yung ibig ko sabihin? Meron pa nga yung wala naman dito yung camera eh, yung pwedeng hindi na totoo, di ba? Pero hindi talaga pumapayag si Direk. Alam mo bang pati yung hampas, ayaw ni Direk na nakarelax yung kamay. Gusto niya may power talaga kung pwede mo pang sabunutan mo. Eh syempre, nung una, kahit sabi mo arti-artista ka, kung makokontrol mo yung... Hindi, kung makokontrol mo na huwag naman eh, para mo namang... Ano to? Sinapak mo na talaga yung artista eh, baka magalit naman yon. Pero si, ayan eh, ayaw mag-settle ni Direk talaga. Sabunutan mo, yung ganun ba? So, it took us a while. Maraming takes yan. Maraming takes. Pwera pa nung pumasok si Xian. Si Xian is another victim. Kasi mapasok pa si Xian dyan eh, di ba? Yung ganung haplot ko rin kay Xian, eh talagang sapakan na lang to. Basta at the end of the day, sorry na lang ako. Sorry. Kasi talagang kinakat ni Drake. So, ang madalit salita, hindi madali. Kaaminin natin, may mga nasaktan. May mga nasaktan. Eh, talaga may nasaktan. Anong gagawin ko? Totoo lang. Si Xian nga, nakalmod ko. Hindi ko alam eh. Kasi ang gusto ni Direk, may tension yung kamay. Ayaw niya nakarelax na gano'n. Gusto niya talaga kung pwede mong hablutin. Eh, siyempre, uncontrollable na pag nasa take na, di ba? Same thing with Jel. Hindi ko na alam kung saan siya tatamaan. Bahala na lang. Basta lagi mong power. Suntukin mo. Sabunutan mo. Eh, pag nadadala ka na ng gano'n, wala ka na yung buhay, alam eh. Lalo na pag yung action, ah! Well, gusto ko lang mapanood yung movie!
Kinonfirm actually ni Xia, nasabi niya talagang grabe raw yung very physical daw at nagkaroon daw siya ng mga kalmot-kalmot. Kasi buti pa kayo makikita niyo isang beses. Ilang beses namin tinake? Kayo makikita niyo isang beses eh. Diba? Dadaan lang yan eh. Kami ilang beses namin yung inulit. Kaya nga talagang may nasaktan. Like, wala eh. Part of the job. Yes! Okay. We're getting more excited now na mapanood yung movie. Congrats po dito in advance. Thank you po. Sana po. Sana. Thank you. Okay. Then I will limit now. We're down to our last two questions siguro. Sige, si, bago si Ning, si ano muna? Oreo. Oo, Oreo. Wow, sarap! Chura naman po. I love Oreo. Say me. Ay, ano po? Ang question ko po is, sa 50 years mo po sa industry, ano po ang bagong may offer ni Vilma Santos sa pelikula nito? Siguro yung character ni Vivian. Alam mo, hindi ko naman inino, kailangan to, ganito. Hindi, in-enjoy ko lang si Vivian. Pero when I did this movie, I didn't think of anything. It's just, I want to do a movie, and I find the character of Vivian interesting, and then, nagustuhan ko yung cast with Angel and first time with Xian. First time with Binibining Joyce Burke. Parang bago lahat ba? Yun ang nagpabigay sa akin ng interest. Pero hindi para kailangan nito. Walang ganun. In-enjoy ko lang talaga yung character ni Vivian. And I guess ngayon natapos na. Ang gusto ko lang sana yung binanggit ko kanina, makuha lang yung message ng movie. Pero yung expectations for an award, pero ano, Diyos ko, layo. Hindi. Hindi. Panoorin lang ng marami, enjoy na ako, at makuha nila yung message. Yun, yun. Second question ko po. Yes, Oreo. Ano po ang nasa pelikula lang to para panoorin siya ng mga tao? I think you will enjoy the movie. It's not a heavy thing na uuwi ka ng kailangan, dala-dala mo lahat yung... Hindi eh. I think you will just enjoy, tatawa ka. Pero siguro bandang huli, parang mararamdaman mo yung gustong imensahe sa'yo nung movie. Especially kasi may kinalaman din ito sa sakit. Alam mo yung ibig sabihin? Kasi alam naman natin pag may sakit, parang negative eh, di ba? Hindi eh. Hindi ganun ang approach na ginawa ni Direk sa movie. So, yun lang. Hanggang doon muna. Baka makuwento ko na eh. Okay. Yun. Thanks, Oreo. And the last question for Mia. Mia, no? Jing! Jing! Lahat sa pinanggit ko. Si Jing. Si Mia. Go, Jing. Hi, Go. Nice to see you again. Hi, wow, close. Saan yung uli? Saan yung una? Nahihiling. First time ko yung na-encounter. Correct. Go, Jing. Hypothetical question lang po. If you are... Spell hypothetical. Shut up na. Chika, go. In the shoes of Vivian, would you also do the same na you will put up an image like that na parang you're a woman of steel, at saka busong bato, ganyan? Na ano ba yung sakit sa sasagali mo ko? Alam mo, kasi... Vivian ha? Oh, as Vivian. Kasi si Vivian dito, tumigas na lang ng ganyan dahil may pinanggalingan nga eh. Kaya parang gusto niya talagang patunayan sa lahat na kaya ko mag-isa. Kaya ko yumaman. Yung pinanggalingan ay, although hindi naman literally established siya sa movie. Going back, paki-ano uling question? Will you also do the same po? Sa hypothetical question? Kung the same thing? Yes, Vivian shoes. I think so pag may kinalaman na sa pamilya. Especially, palagay ko pare-pareho tayo, especially pag nalaman mong may sakit ka. You get me? Yung baka pwede pang magbago. Baka pwede akong may gawin ngayon, pambawi. Yung, that's the natural reaction. So kung ganun magiging reaction ni Vivian, baka pwede ganun din ang magiging reaction ko. I mean, maybe do something good kung alam mong medyo tagilid ka, di ba? Parang ganun. Pero maganda yung dapat positive. Doon sa trailer pa, masyado pong naging viral yung Balenciaga na tag. Kung tatanungin po namin kayo, saan niyo po ba talaga gustong sumuka? Gusto mong malaman? Gusto kong sumuka sa Hermes, Balenciaga, Prada,
Chanel. Ano lang, tumatak yung eksena yun. Pero totoong ano ha, totoong Hermes yung ano ha, sinukahan ko doon, totoo. Kaya lang sobrang alaga sa shooting. Diyos ko, nung inaano doon sa shooting, pupunas-punasan pang gano'n. Sabi ko, sigurado kayo ha? Nilagyan-lagyan pa ng plastic? Eh, sarili caretaker nga yung mga luxury bags na yun, di ba? Pero totoo, pero... Alam mo nung shooting namin yun? Kung baga katuwaan lang. Alam mo bang katuwaan lang yun? Oh, it's hindi ito para magpatawa kami sa inyo. Hindi namin alam mapipick up ng ganun. Pero nung sinushooting lang namin yun, yung, kasi yun, di ba, yung biglaan na masusuka si Vivian, na wala nang time si Jaika kumuha pa. Eh, nakita niya yung bag sa table, kinuha lang niya para yun ang isahon. So, yung sinayari... Spoiler na tayo, gob today, ha? Naka-anim ka na, ha? Yun na yun. Okay na yun, okay na yun. May Tuesday, premiere night po Tuesday, grand opening natin Wednesday, gob, ha? Oh, sige, yun na yun. Basta... Nakuha ko tuloy yung kwento, yung ano, eksena, buo na sa akin. Kaya nga, eh, wala na yun, totoong bag yun. Ayan, would that be all? Kasi bago mag-mall show si Gov, tsara! Kaya nga mag-mall show, sasayo sa mall show. Gov, at this point, I know. At this point, Gov, please, gusto mo na silang pasalamatan, invite, and ask for support for everything about her sa January 27 na. Sa inyo pong lahat, thank you for your time. Mamalaking bagay po ito sa akin. Sa totoo lang po, hindi pa ako ganun kateki. But I find the social media very interesting and I'm learning a lot. Sabi nga nila, ano eh, correct niyo ako ha, kasi hindi ako techie but I'm learning. So marami na akong mga pinapasukang mga apps. I'm a lurker. So may Instagram ka, Gog? Ay, may second tayo doon. I love to browse. Pero nag-iingat ako. Na baka, kung, baka merong mabuko dyan, eh, i-bash-bash ako, papatulan ko eh. So, sa totoo lang, if I'm not mistaken, isa ng social media na makukonsider natin na matatag na pillar pagdating natin ngayon sa communication, tama ba? So, alam kong malaki pong tinutulong nyo sa amin. Kasi kung minsan di ko napapanood, pero nakikita ko sa social media. So, you're very, very important. So, maraming salamat po sa time ninyo. Sana matulungan nyo kami dito sa everything about her. Kung ano man mapanood po ninyo, ano man po inyong mga comment, we're very willing to take mga constructive criticisms. Pero kung ma-enjoy nyo naman, eh, i-post nyo rin. Pwede ba? So again, thank you very much. Meron kaming everything about her malapit na next week, Wednesday, January 27. So, sana po ang nasabi ko kanina, intention lang namin dito magpaligaya. And at the same time, makuha lang yung mensahe na positibo ng pelikula. We're not expecting anything na dramang-drama. No, it's just we're offering something new with me, with my character, with Angel, of course, and then first time with Xian, and first time with Binibining Joyce Bernal. So, parang iba ang dating. Eh, how can you question? Star Cinema. So, sana po mabigyan nyo kami ng chance na matulungan nyo po kami ma-promote yung movie. And at the same time, mapahaba pa. Sana kumita. Yeah, definitely. Thank you! Salamat po sa inyo.